kusina, ngayon gagawa tayo ng ice candy na gamit ay birch tree. Ayan. Pero before that, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng aking subscribers. Happy 1,111 subscribers! O diba? 1111. Sana patuloy pa kayong manood ng aking mga videos. So, ngayon gagawa naman tayo ng ice candy since maglalapit na naman ang summer. So, start na tayo. Gagamit tayo ng 2 sachet ng birch tree. 33 grams. Yan, 2 lang. Yan. Tapos lagay muna natin siya dito sa ating bowl. Yan. Maglalagay lang tayo ng 2 sachet. Tapos after nun, lalagyan natin to ng 1/2 cup of hot water. Ayan. Tapos imimix lang natin hanggang sa matunaw yung ating gatas. Pinili ko pala yung birch tree kasi mas malasa siya. For me, kung hindi nyo pa natatry, try nyo uminom ng birch tree. Mas nasasarapan ako sa kanya. Mas malasa kasi. Kapag natunaw na natin yung gatas natin sa tubig na mainit, doon naman tayo mag-proceed sa cornstarch. Kailangan lang natin ng 5 kalahating kutsara ng cornstarch, tapos 1/2 cup of water. Yung tap water lang, ha. Yan. I-dissolve lang natin to hanggang sa matunaw lahat ng cornstarch dyan. Yan. Pag wala na kayo nakikita ang namumuong cornstarch, pwede na to sa ating mixture. By the way, kailangan din pala natin dito ng 1 lata ng Evaff milk. 370 ml. And then, 1/2 cup of cheese or 1 cup of cheese, grated cheese. So, hindi ko na-grate yung iba. Matutunaw naman siya doon mamaya. And then, kailangan din natin ng 3 cups of sugar. Ngayon, nag-iinit ako ng 7 cups of water. Yan, sa mahinang apoy. And then, ilalagay na natin yung 3 cups of sugar. Tutunawin natin siyang maigi. Hanggang sa wala na yung namumuumuo dyan. Sa mahinang apoy lang to, ha. Yan, haluin lang natin maigi. Kaya nagka-color brown yan kasi ang gamit kong sugar is yung wash sugar. Pero pwede kayong gumamit ng white na sugar. Yun lang, white or wash. Kasi pag yung brown na, magiging ano na siya, pangat na yung kulay. Ayan. Tapos, pag na-feel nyo na or nakikita nyo na na wala nang asukal dyan sa ating kaserola, ayan, tunawin nyo lang maigi sa mainang apoy. Ilalagay na natin yung ating birch tree na tinunaw sa mainit na tubig. Ayan, lagay na natin yung tinunaw nating birch tree kanina. Nailagay na natin yung birch tree, lagay naman natin yung 1 latang Evaff milk. Ayan. Tapos, pag nailagay na natin siya, haluin lang muna natin. Ayan. Para masigurado lang natin walang namumuumuo sa ilalim na mixture. And then, ilalagay na natin yung ating cheese, pampalasa, pampasarap. Yan, lagay natin yung cheese. Ayan, no? Yan, matutunaw naman yan dyan. Pampalasa lang natin para hindi siya plain na milk lang. Nalagay na natin yung cheese natin. So, halo-haloin lang ulit natin. Para yung malalaking cheese na nailagay ko kanina, matutunaw siya. Mahinang apoy lang to, ha? Para hindi masunog yung ating ice candy. Ayan. Ayan. I-mimix nyo lang tong maigi. Ang huli nating ilalagay dito is yung cornstarch mixture.
So, since kanina na halo na natin yung cornstarch sa ating lagayan, hahaluin lang ulit natin to kasi namumuuto. Yan o, pakita mo nga. Yan, ayan o, medyo mamumuumuo yan eh pagka na-set aside nyo siya. So, pag ilalagay nyo siya ulit, haluin nyo lang muna ulit hanggat sa mawala yung pamumuo ng ating cornstarch. Yan, lagay na natin yung cornstarch mixture. So, ang purpose ng cornstarch ay pampalapot ng ating mixture. Siya yung magsisilbing pang, ano, pag kinagat mo siya, creamy yung ating ice candy. Kasi diba may mga ice candy na ginagawa lang. Kunwari, juice, magtitimpla ka. Tapos ilalagay mo na sa ref, dun sa plastic, tapos ilalagay mo sa ref. Yun, pagkasipsip mo nun, diba, yelong-yelo na agad. Eto, mararamdaman mo yung lambot. Yung pagkasoft ng ating ice candy. Pakukuluin lang natin to ng 10 minutes, and then, okay na tong ice candy mixture natin. After 10 minutes, ayan, nakikita nyo na refined na yung mga ano mixture natin. Ayan. Sasalain pa natin yan mamaya. Palamigin lang natin to konti, tapos sasalain natin. Ayan, medyo malamig na yung ating ice candy mixture. Sasalain lang natin siya para maiwasan natin yung pamumuo ng mga mixture natin. Ayan. Ayan yung mga cheese na hindi masyadong natunaw. Ayan. Salain lang natin. Para maging soft talaga yung ice candy natin. Pwede nyo ito gawing negosyo ha. Pero kami sa bahay lang. So, tuturo ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung ice candy dito sa bahay. Ito, malamig na yung ice candy mixture natin. So, gagamit tayo ng 1/3 cup panukat. Nakagawa na ako ng isa dun kanina. Tapos, syempre, embudo. Tapos, ang gamit kong plastic ay yung, ito yung size. Tignan nyo na lang. Yan, yan yung gamit kong size pang ice candy. Ito yung embudo. Ito yung plastic natin. Kukuha tayo ng 1/3 cup nung ice candy mixture natin. Kasalin lang natin dito. Yan. Tapos, syempre tanggalin mo yung embudo mo. Tapos, ito na yung ice candy natin. Pag wala siya sa, yan o, pag hindi pa siya nakabuhol, yan yung itsura niya. Tapos, hawakan mo dito yung sa dulo. Tapos, ikot mo lang ng 1, 2, 3. Tatlong ikot na ganun para nakabuhol siya ng ganyan. Tapos yan na, nakahawa ka na dito sa dulo na yan. Hawa ka dito. Tapos paikot mo tong kaliwa mo. Tapos itong hawak mong kanan, papasok mo naman dito. Yan o, yung sa na-create mong butas dun. Tapos hatakin mo, hawa ka mo ito sa pinakailalim, tapos hatak. Yan, so ganyan yung kalalabasan niya. Hindi siya maluwag, ayan o. Hindi, ayan o, pag sinali mong ganun, walang space. Yan. Yan. And then, kaya ko pala ginawa tong recipe na to. Kasi may nagtanong sa GC namin kung sino daw marunong gumawa ng ice candy. Eh, bala ko talagang gumawa this Saturday. Kaya, eto, as promised, eto na yung nirequest mo ice candy recipe. So, eto na yung last mixture. May natira dun, pero sobrang hindi na yung kakasya. So, panghugas na yun. So, eto na ulit, last. Marami tayong nagawa, oh. Tingnan nyo. Dun sa shinare kong recipe. Ayan siya. Ang dami. So, after neto, patitigasin lang natin to. Tapos, titikman natin. Siyempre, kinabukasan na. Since gabi na ako naggagawa nitong video na to. Para bukas may pang dessert man lang. Pwede nyo to ibenta ng 2 pesos, ha? Yan, o. Kasi mahaba na yan, eh. Tapos, masarap pa. Yan. So, eto na yung last. Bibilangin ko na lang later. Tapos, i-share ko sa inyo kung ilan yung nagawa natin. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ito mga kakusina, naka 30 pieces tayong ice candy na pwedeng ibenta ng 2 pesos. Ayan mga kakusina, nilagay ko lang to sa ref kagabi. Tapos ito na yung kinalabasan ng ating ice candy. So, nilagyan ko lang siya ng design dyan kasi mamaya ipapicturan ko siya. Tapos, naka 30 pieces tayo. Ito na yung matigas na ice candy. So, check natin kung gaano siya kalambot. So, ganyan yung itsura niya pag nahiwa na natin. Diba, makikita nyo, ganun ka-soft yung namuong yellow. Hindi siya ganung yellow-yellow yung makikita mo eh. Meron siyang soft na dating. Ayan o. Tapos tikman natin. Ayan. Ayan o, pag ginagat mo siya, alam mo yung mga buko salad sa natig nilang piso, ganun yung lasa niya. Ganun din siya kalambot. Kaya kung ibibusiness niyo to, mas maganda lalo na darating ang summer. Enjoy! Don't forget to like, share, and subscribe!